this video, ituturo namin dito yung 4 step para makreate ka ng sarili mong ShopeePay wallet. Ang daming paraan para magbayad kay Shopee. Ano nga ba yung babayaran si Shopee? Like yung mga products na binili natin, item, jacket, mga kailangan sa bahay, mga kaldero at iba pa. So, kailangan natin magbayad. Pero minsan, ang binabayad natin ay cash on delivery. Pero meron pang mas mabilis at hindi siya hassle. Ano nga ba yun? Yun yung ituturo namin ngayon, yung ShopeePay wallet. Pero madami pang pwedeng pagbayaran ng Shopee. Ano pa? Mga GCash, Maya, at mga bank. Ano ba yung mga bank? BPI, Union Bank, Land Bank, Metro Bank, BDO, at 7-Eleven. Pwede rin magbayad sa Shopee. Pero, mas maganda pa rin yung ShopeePay. Bakit mas maganda yung ShopeePay? Ang ShopeePay kasi ay partner ni Shopee. So, kung makikita nyo ay ShopeePay. Yan. So, gumawa na sila ng sarili nilang Shopee wallet para hindi na masyadong hassle. At ano yung mga perks? Ano yung mga promo? Ano yung mga benefits ng ShopeePay? Ang benefits ng ShopeePay ay less hassle at laging may free shipping kapag ShopeePay yung ginamit mo. At may mga bawas pa na percent sa mga bibili natin. Ngayon, less 5%, less 10% kasi nga ShopeePay yung ginagamit natin. At ang ShopeePay ay magagamit rin natin bumili ng buy load, pay bills, like kuryente, like tubig, mga insurance, at iba pa. Pwede tayo magbayad ng ating mga loan, like bank, mga pinag-loan na natin na app. Pwede ka magbayad doon gamit ang ShopeePay. So, ganun kaganda kapag meron kang ShopeePay wallet. Mabilis kang mapagbayad at marireceive mo to agad. Kunyari, nag-order ka sa Shopee ng jacket at ang payment mo ay ShopeePay. So, mabilis nilang ma-approve to, si-ship nila kinabugasan agad at after 3 days, marireceive mo na agad. Di kagaya ng cash on delivery, 4 to 5 days, 4 to 10 days mo makukuha. Yun yung benefit ng ShopeePay. Kaya ngayon, ituturo namin yung 4 step para makakreate ka ng sarili mong ShopeePay wallet. Kung gusto mo palang panoorin yung Shopee tutorial ko kung paano nga ba magbalik ng products or item na in-earn natin ni Shopee, pwede mong panoorin ito. Yan, so lalabas. Yung link na yan, pwede mong panoorin kung paano nga ba magbalik ng item. Kunyari, mali. Kunyari, bumili tayo ng jacket. Yan, so maling kulay. So, ang gagawin natin, ibabalik natin. So, sa video na yan, ay tinuro kung paano nga ba step by step ibalik yung item. And then, kunyari, cash on delivery yung pinili natin na pangbayad. Kunyari, nagbayad ka na, nabayar mo na yung item, binayar mo na yung jacket. Ngayon, ibabalik mo na siya. So, paano yung bayad na binayad mo dun sa seller? So, ang gagamitin mo ay ShopeePay. After mo kasi ibalik yung products na binili mo na mali yung kulay, ay yung pinangbayad mo na cash ay ibabalik nila dun sa ShopeePay wallet mo. So, connected siya dito sa tutorial natin. Magagamit mo itong video na rin ito. Kapag nag-refund ka ng item na in-order mo sa Shopee, ay magagamit mo itong ShopeePay wallet para dun nila i-withdraw or dun nila ilalagay yung pinangbayad mo dun sa jacket. Pero bagong panoorin yun, tapusin mo muna itong video na to para malaman mo kung paano ba mag-create ng ShopeePay wallet. Bago tayo pumunta sa susunod na step, please pakilike naman itong video na to and then don't forget to subscribe at kung bago ka lang, mag-subscribe pa na and then click the notification bell para updated ka sa mga bago namin Shopee YouTube tutorial. Alright, so una natin gagawin ay punta tayo dun sa Shopee app natin. Alright, so nakapunta tayo dito sa ating Shopee app natin. Nabuksan na natin. Keep only while using. Alright, so ngayon pupunta tayo dito sa ating Me. Yeah, so baba. So ShopeePay, Live, Notifications, and then Me. Click natin itong Me. Yeah, so as you can see, makita nyo dito guys yung ShopeePay. Yeah, ShopeePay and then katabi ng may Shopee Coins and may Vouchers. Yeah. So ang first step na gagawin natin ay pindutin ang ShopeePay wallet sa homepage. So, ito siya. Zero balance yung ShopeePay ko. Alright? So, ngayon, i-click na natin. And after that, meron mag-text para isend yung OTP natin. So, hintayin natin na mag-send and then ilalagay natin dito yung code na nareceive natin sa ating cellphone number. So, take note kung ano yung cellphone number na pinang-register natin dito sa ating Shopee, yun yung gagamitin natin for activation sa ating ShopeePay account. So, ngayon, hintayin natin na meron tayong ma-receive na OTP. Alright guys, so na-receive ko na yung OTP na sinend sa akin ni Shopee. Alright, so ilagay na natin. Yeah, so after natin mailagay yung OTP, i-continue na natin. Yeah, so nag-expired na siya. So magre-reset ulit tayo kapag nag-expired na yung code
na sinend sa atin ni Shopee. Send lang natin kung expired na yung sinend nila. Alright guys, so dumating na ulit yung OTP na pangalawang ni-request natin. So ilagay na natin 005750. Alright, so continue natin. As you can see, okay na siya, na-approve na siya dahil okay na yung OTP na pangalawang OTP na sinend sa atin. So ngayon, ilalagay natin yung first name natin. So ilalagay natin dito ay ang first name ng aking kaibigan. Kasi nga, meron akong Shopee ngayon. Ang ginagawa natin ay ang Shopee Pay account ng aking kaibigan. Yan. So ang last name niya is Milian. Alright. And then, middle name. Velarde. And then, nalagay natin yung enter email address. Alright, so sundin nyo lang guys itong ginawa ko. First name, last name, middle name, and then yung email address. So optional lang naman kung wala kong email address. So take note lang guys, yung ilalagay nyong name dito ay dapat ito yung totoo nyong pangalan. Para kapag nag-verify kayo ng Shopee wallet nyo, ay tama siya sa inyong ID. So take note din guys, itong ginagawa natin ay activate Shopee Pay wallet. Ayan. So hindi siya verified Shopee Pay. Okay, so next video natin yon if gusto nyo. Alright, so yun yung gagawin natin next tutorial. Alright, so after natin mailagay yung first name, last name, middle name, at email address, i-click natin tong by continuing, you agree to the terms and condition. I-check natin yan and then confirm. Alright guys, so yung first step na gagawin natin ay ito. Gagawa tayo ng personal PIN na gagamitin para sa payment transaction. So, lahat ng mga transaction natin ay merong PIN, Shopee Pay PIN. Ano yung PIN? Ito yung password para hindi tayo ma-hack or hindi sila makapag-send agad ng payment kapag na-hack yung ating Shopee Pay wallet. Alright, so nailagay na namin yung Shopee Pay PIN ng aking kaibigan. Ngayon, re-enter ulit natin. Alright, so as you can see, Shopee Pay set up successfully. So, dito guys, sa ating Shopee Pay wallet, pwede tayong maglagay ng Face ID. Pero sa ngayon, ay hindi muna ako maglalagay. Kasi nga, tutorial lang ito. And then ngayon, i-click natin yung set up later. Boom! As you can see, ito na yung ating Shopee Pay wallet. Alright, so sa susunod na video natin ay ituturo ko sa inyo yung mga paano mag-cash in, paano magbayad, paano mag-bank transfer, paano mag-send money. So as you can see, dito makikita nyo dito sa gitna, please upgrade your identification. Kapag gusto nyo i-withdraw ang inyong Shopee Pay, sa susunod nating tutorial ay ituturo namin yun. So yan, nakapag-create ka na ng sarili mong Shopee Pay wallet. So abangan nyo yung next video tutorial namin kung paano nga ba mag-withdraw sa ating Shopee Pay wallet.